Hello, welcome sa aking YouTube channel. So, ito yung unang video ko. Pero sa first video ko, gusto kong, walang maisip na, i-first upload, maliban sa school kasi nag-pop out siya. So, I decided mag-video, mag-vlog about sa journey ko papunta sa Iris. Since wala akong masyadong nakikita na videos about sa school ko, I decided to take a shot. And disclaimer lang, yung ikukwento ko sa inyo ay yung na-experience ko nung nag-apply ako sa Iris. So this may or may not happen to you, especially since on-site na yung nangyayari, face-to-face, and during my time is online. So, pag-usapan na natin. So, una, paano nagsimula? Iris ang time na yon. Iris ang last na nag-open na school. So, lahat ng tao na walang school, doon na punta sa Iris. Katulad ko, wala akong school. Sa Iris na ako nag-apply. Tsaka nasa Iris din kasi yung gusto kong course, which is chemical engineering. So, nag-apply ako sa Iris ng chemical engineering. Pinilapan ko yung sa website nila, yung link, nasa description. Kung gusto niya mag-apply. Ewan ko kung bukas pa sila ngayon. So, nag-apply ako nung time na yon sa website nila. Pinilapan ko lahat ng form. And then, pinasa ko yung mga files na kailangan. And then, during that time, parang wala na akong inisip nun. Kasi nag-apply ako nung time na yon. As in, yung sinabi nila, moment na yung date, yung first day na sinabi nila na mag-re-release sila ng application mag-open. Tatanggap sa ng estudyante. Yung sakto na yon, tinanggap ko na yung offer at nag-apply agad ako that day. Tapos wala nang inisip. Like, and then, as time passes by, parang nawala sa isip ko nag-apply ako. Tapos habang nag-scroll ako, natatakot-takot na ako. Kasi wala pa akong school. Nag-isip na ako mag-private. Habang nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko yung naglabas sila ng bagong post about sa nakapasa daw. May yung mag-entrance exam daw. Tapos hindi ko siya pinansin nung una. And then, pag tinignan ko na maayos, andun pa rin pangalan ko. Nakapasok pala ako para sa entrance exam. Eh, nawala sa isip ko, late ko nakita, 2 days. And yung exam, mag 4 days na lang bago mag-entrance. So, kinabahan ako kung itutuloy ko pa ba. Kasi, di ako masyado nakapag-review. Late ko nakita. Di ko kasi pinansin. Akala ko, dating post pa nila yon. Pero ayun, tinuloy ko pa rin. Dun sa post nila, pag tiniklik mo yung link, meron mga i-chat kan tao dun. Officers yun ng course na yon, ng department na yon. Chinat ko yung officer dun na isa po ako sa mag-e-exam. Kasi yung officer na yun, ipapasok ka nila sa GC. Ipapasok ka nila sa GC ng mga ibang kapwa mo na mag-e-entrance exam. Tapos pwede kayong makipag-close sa kanila. Kausapin na sila kung paano ipasa yung exam. Magbibigay naman sila ng tips. Mababait naman yung mga officers. At mababait yung officers namin sa chemical engineering department. And then, nung nag-review ako nun, madalian lang, speed, kasi late nga. Lahat ng nireview ko, hindi lumabas sa exam. Ang hirap kasi lalo na't hindi ako STEM. Ako, gas. Yung strand ko nung high school. So, nahirapan ako nung entrance kasi wala na akong math nung grade 12. Most na lumabas na topic sa math is grade 12 na subject. So, nahirapan talaga ako nun. Kaya inisip ko na nung pagkatapos ng exam, hindi ako papasa. Yung exam kasi is 50 items, puro math, and 2 oras lang. Tapos, 2 device yon. Isa yung nakatutok sa'yo na para nakikita ka nila kung paano ka nag-exam. And then, yung isa yung ginagamit mo pansagot dun sa exam. Yung exam kasi naman is G-form. Kasi nga online, hindi pa pwede mag-face-to-face pumunta sa school. And then, nung natapos na, parang nanghina yung katawan ko. Kasi feeling ko di ako papasa. Tapos, biglang nagulat ako na nakatanggap ako ng email. 10 hours pagkatapos kong mag-exam, nakatanggap ako ng email na pumasa daw ako sa entrance exam, mag-move na daw para sa interview. So, wala.
Bumasa pa ako. Hindi ko akalain talagang parang ano ako. Parang lumipad ako sa glit. Lagyan na yung pakpak yan. Ganun. Tapos, and then, nung nakapasa na ako, sabi, interview, mag-interview, ano, head department ng course nyo at officer noong time ko. Ganun kasi nangyari. Di ko sure kung paano mangyayari this year. Parang time ko ganun. Dalawang beses ako in-interview. And then, nung head department, mabait naman yung head department noong time ko. Basic lang naman yung tinatanong about sa sarili. Kilala mo naman yung sarili mo, kaya masasagot mo yun. And then, tinanong lang nila yung saan nakatira, kung malayo ka, may bala ka ba mag-dorm, kasi mahirap din magbiyahe kung malayo ka masyado, ganun. And then, tinatanong kung anong strand mo, anong naging average mo ng grade 12. And then, tinanong nila kung anong field yung gusto mo gawin at kung paano mo magagamit yung course na kukunin mo sa field na gusto mong pasukin. Yung ganun. Tapos, parang nakipagkwentuhan din sa akin yung head department. Tapos sinabi ko, mahilig po ako sa makeup and stuff like that. Kaya, gusto ko pa mag-chemical engineering. Natuwa naman siya. Kaya, ganun. Tapos, nag-good luck siya sa akin pagkatapos sa interview. And then, minug naman ako sa next na interview. Which is yung mag-interview sa mga officers. Na mas mahirap yung tanong ng mga officer kaysa doon sa head department, pero mababait naman din sila. Katulad din yung tinanong ng head department, yung tinanong nila, except may unexpected question na nangyari. Like, tinanong ako, anong fact ang alam mo na ikaw lang nakakalam? Nag-block yung utak ko nun sa glass. Ha? Anong fact na alam ko? Pero nasagot ko din naman, may iba akong ka-classmate na mga STEM, mas mahirap daw yung tanong sa kanila during ng interview. Tinanong siya na, nag-research paper ba kayo? Tinanong din naman ako nun, sinabi ko, opo. Tapos tinanong ko na yung topic ng research paper namin, ganun. Pero mas mahirap daw, i-continue. Sabi kasi sa akin ng kaibigan ko, sige nga, ano yung mga naging topic nyo, paano nyo ginawa yung research nyo? Ayun yung nangyari sa STEM. Pero sa non-STEM, parang mababait sila. Pero, ayun, sabi kasi din ng isang kaibigan sa non-STEM, pinag-usapan daw nila ng head department, ba't maraming natamay na pusa sa iris. Pero mababait talaga sila. And then, ayun, natapos yung interview. Hindi naman ako nanginig, katulad ng inaakala ko na manginginig ako kasi makakatakot, kakausapin ko. Tapos, nakasalala sa kanila kung papasa ba ako o hindi. Pero ayun, overall, tas nakikipag-chat-chat ka din sa GC, dun sa mga kakapwa mo, mga ano, makipag-close ka na. Kung mali mo kasi yung mga yung ka-classmate mo dun, isa lang naman kasi yung classroom ng chemical engineering. And then, ilang araw yung lumipas, nakatanggap ako ng, congratulations, pumasa ka na. Ganun. Tas magpapasa na daw ng requirements ako sa school. Kung ano yung requirements na pinasa mo online, ayun din yung papasa mo sa face-to-face, sa on-site nila. Pero, hindi agad sa amin pinapasa yung requirements. Kasi sabi, bibigyan daw kami ng go-sign kung kailan pwede magpasa. Pero, ayun, nakapagpasa naman ako. Binigyan sa brown envelope yun, long brown envelope. Ilalagay mo dun lahat ng requirements. Tapos, pupunta ka sa iris mismo. Tapos, ibibigay mo dun sa kahera ba yun? Sa kahera yung pagkakatanda ako, sa kahera na binigay. Tapos, ayun, hindi ka pa pwede maglibot-libot sa iris noong time na yun. Kaya di ko pa talaga alam yung tura ng iris. Napaglibot lang ako nung face-to-face na talaga. Pero di ko sure kung pagkabasa mo ng requirements, pwede ka maglibot. Pero kung pwede, libuti mo na. Para makita mo kung maganda naman iris. And then, nung nakapasa na ako, dun na nag-start yung, hindi pa naman agad-agad nagpasok. And then, nilagay kayo sa binigyan na kayo ng section. Binigyan na agad kami ng section kasi isa lang naman yung classroom namin nung time na yun. Kaya binigyan agad kami ng section. Overall, masaya naman yung naging experience ko at smooth naman yung nangyari nung nag-apply ako sa Iris. Walang masyadong naging problema,
Kaya, ayun. Ayun yung naging experience ko nung nag-apply ako sa Aries. At, kung may iba ka pang na-experience, kung napapanood mo man to at studyante ka ng Aries, ano yung mga na-experience mo, comment mo na lang down below. Binabasa. Mabumuto ko sabihin. So, ayun lang. Maraming sama sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like tong video. Comment mo down below kung may iba ka pang na-experience nung nag-apply ka sa Aries. So, ayun lang. Bye-bye!